Welcome sa ating channel mga kaibigan at andito ulit tayo ngayon para sa isang mechanical keyboard review. So we will be talking here about the Red Dragon Shrapnel because this keyboard convinced me na wow, it's something new, it's something that I haven't seen before, so gusto kong matry. And I want to share you guys what is my experience with the low profile switch dahil kadalasan ang scenario natin when we're trying to convince a friend na mag-mechanical keyboard. You will ask them na, uy, mag-mechanical keyboard ka na dahil once you go clack, you will never go back. Mas responsive, mas malambot, overall, mas maganda yung magiging experience mo in terms of gaming and at the same time, typing. Pero we have this kind of friend na sasabihin, ah, ayaw ko kasi ano, maingay. Then you will tell them na, ah, pwede ka namang mag-linear switch, pwede ka mag-red, pwede ka mag-clear. And they will answer back again na, ay, ayaw ko kasi ano, matangkad yung kanyang keycaps. Gusto ko yung parang sa A4 Tech lang. Sanay na ako sa A4 Tech. Low profile. Ganito, ganyan. Ang dami lang sinasabi. Yun nga. Medyo mapupunta ka sa dead end na, oh, I'm out of here. Talagang hindi ko na siya mako-convince. And here, we have this Red Dragon Shrapnel gave us na meron tayo ulit pwedeng i-offer sa kanila na if you want to transition from membrane keyboard to mechanical keyboard, we have this low profile keyboard na medyo hindi ka magkakaroon ng konting shock in terms of experience, like you know, culture shock from membrane to mechanical. Pero ang tanong dito mga kaibigan, is it worth it? Red Dragon is kumbaga matagal na dito sa Pilipinas and it's a very common keyboard in Amazon. So doon ko rin nakita na mukhang marami ring nagbigay ng positive reviews about this mechanical keyboard. So I think it's worth it a try na tingnan natin kung aside from the part na it's a low profile keyboard that can convince some of those membrane users or membrane keyboard users to shift to mechanical keyboard, 2,000 plus, which is a bit affordable for a mechanical keyboard, is also worth it in terms of dun sa kanyang tibay. Is it a go-to keyboard that you may have also? Or hindi ka ba mapapahiya kung i-recommend mo to sa isang kaibigan? So, ayan po yung alamin natin mga kaibigan with this Red Dragon Shrapnel, which is, sa pangalan pa lang, medyo nabubulol nga lang ako. Red Dragon Shrapnel. Parang alam mo yun, yung skill ni Sniper sa Dota. So ayan, para sa mas marami pang mga keyboards, pag-uusapan natin. We will be talking also the personal keyboards that I'm using and a lot of keyboards here na medyo natenga na. Gusto ko rin magbigay sa inyo ng mga feedbacks with the keyboards na medyo matatagal na rin kung ano yung feedback ko for 1 year of using and what can I say also with the premium brands na mechanical keyboards, Cherry MX. And share my experience on things about keyboards. So ayan po yung pag-uusapan natin in the next few days. Pero uunahin natin ngayon dito ang Red Dragon Shrapnel. So feel free to subscribe and get to know more about mechanical keyboards. Okay, so uunahin natin sa kanyang physical attribute. So ang una nating napapansin kagad sa mechanical keyboard na to is yung kanyang low profile keys. So ayan, syempre yan yung kanyang pinaka selling point. At the same time, it comes with this not so common, kumbaga not so trendy na kable. Kasi ang trend na ngayon is yung sleeved. So medyo dito ako nagkaroon ng uy, teka lang, ba't ganito pa rin yung kanyang cables? And most of the cables nowadays are braided na. So it's, I think, a bit of a downside for this Red Dragon mechanical keyboard. Anyway, it's just a cable. Then going to the keyboard itself, makikita ko na medyo manipis siya compared dun sa mga mechanical keyboards that we commonly have. Kasi nga, it's to complement also the keycaps na dapat hindi lang yung keycaps yung low profile, which is still a bit thick. Pero it's good enough to consider na low profile siya kasi it's below the dimensions. Commonly kasi ang mga keyboards or mechanical keyboards have this almost 1-inch dimension. Pero ito is a half an inch lang po yung kanyang dimension. At the back of the mechanical keyboard, you can see here the Red Dragon label at saka yung stickers na pinapakita yung kanyang model. And then sa kanyang packaging naman, if we will go back to the packaging, nakikita nyo rin dito na meron siyang key puller, yung key switch. It's not for the keycaps, it's for the switch.
And then at the back side of the packaging, makikita mo rin dyan yung mga common features about high quality LED backlit mechanical keyboard, anything that they want to say to give you a very convincing reason to consider itong Red Dragon Sharpnel, which is will not be going to that part kasi you can see that on the link below sa description. Kasi anything on the specification, anything on paper, hindi ko na masyadong i-highlight dito. I will be talking more about the review of the mechanical keyboard. One significant thing lang na tinitingnan ko lang sa packaging is kung anong switch siya. And even other mechanical keyboard buyers may also say the same na, oh, anong packaging? Ito na yung packaging. So, nasaan yung kanyang switch? Ah, okay, blue switch. So, we have here a blue switch mechanical keyboard from Red Dragon Sharpnel. Okay. Well, we have also the red switch. It is the advertised switch. Pero how ironic na ang meron ngayon is a blue switch. So, sa kanyang keycaps, makikita mo na kaagad dito yung kanyang mga pagka-low profile. The design is ergonomic, which is it's like a mechanical, standard mechanical keyboard switch. Yun nga lang, kumbaga parang nahati lang siya. So, it's 6mm lower than the standard keycaps of mechanical keyboards. And unlike the switch na nakita natin with other brands, meron din mga low profile, pero yung kanilang keycaps is parang mga chiclet type, parang sa mga laptops. So yung kung nakakita na kayo ng mga mechanical keyboard ng laptop, parang ganun yung mga keycaps nila. And with this, it is still the same with the standard, which is very good kasi hindi ka masyadong maninibago if you are from a standard mechanical keyboard going to a low profile. And then going to the switch, ganun din po. Compared to a standard key switch ng mechanical keyboard, which is an MX style itong meron tayo ngayon, mas maliit din po ang dimension niya. So, in terms of travel distance, considered na po na medyo mas maiksi po. So, ibig sabihin lang yan mga kaibigan, we will have a more responsive keyboard compared sa standard. Kumbaga, mas mabilis kasi siya mag-bottoms out. Tama ba? Bottom out. Yeah. Basta mas mabilis siyang maisagad. So, if with this standard, kumbaga pinipress mo pa lang, eto, naipress mo na. The only feeling na na-experience ko with this, with my actual experience, I'm responding to lots of messages every day. So, it's better if I will be using this because it's a blue switch. And a blue switch is commonly preferred as a better switch in terms of typing. Pero hindi ko rin po sinasabi na pang-typing lang po talaga siya. The experience in here, mga kaibigan, is parang magkakaroon ka ng feeling na parang mas matigas siya compared sa mga standard na mechanical keyboard. Nagkakaroon kasi ng feeling na ganun kasi nga, mas mabilis. Pagkapindot mo pa lang, kumbaga, oops, tapos na. Unlike with the traditional mechanical keyboard na parang nagkakaroon ng bounce, di ba? Mas matagal. So parang feeling mo mas malambot dahil mas mabilis yung dahil nga mas matagal yung travel time. Pero, sa totoo lang mga kaibigan, mas malambot po siya. Mas madalas po ako nagkakaroon ng mga errors kasi konting tap lang, uy, yun na pala yun. Kumbaga, nag-register na kagad yung napindot ko. Unlike with this standard na, ah, okay, teka lang. Parang halfway pa lang ako. Ah, okay, hindi, mali. Di ba? So, pag nagkakaroon ka ng pagkakamali sa pagtatype, parang nababawi mo pa. Unlike with this low profile na hindi mo na mababawi. Pero in terms of gaming, it is a better keyboard that you may consider. In terms of typing, you may also consider this. Pero yes, it's more on the gaming part na magkakaroon ka ng advantage. So if you are a gamer at the same time nagtatrabaho ka, then this is a keyboard that you may really consider, kaibigan. Okay, going deeper in terms of this Red Dragon Sharpnel experience, ang isa sa mga nakita ko rin dito is yung kanyang switch is pwede mong palitan. So, you can replace it with spare switches na Utemu. So, Utemu po yung ginamit dito. And I managed to pull off the switch using this key puller. Pero, you can also manage to plug a standard switch. Yun po yung ginawa ko kanina. And ayun nga po, universal slot naman siya. So meron siyang two prongs sa ilalim. So kung yung switch na meron ka, standard switch na meron ka is two prongs din siya. So you can just plug it here. Pero how ironic na bumili ka ng low profile tapos papalitan mo lang din ng standard. Anyway, kung wala ka lang sigurong mahanap na key switch or kumbaga nasira yung mechanical keyboard mo and gusto mong palitan yung kanyang switch and wala kang may papalit and you have this extra, so you may have it for a temporary use.
Pero at least, we are aware na pwede mong gamitin both standard and low profile sa kanyang socket. Okay, going forward to this mechanical keyboard is of course the sound test. Ano naman yung tunog niya compared to the traditional setup or compared to the Otemu switch na kaparehas lang din niya. And ayun, yun po yung aalamin natin. Okay, so I have here the Techwear Phantom and I have here the Rock Keymat XTLT. Both these mechanical keyboards are blue switch, at the same time Otemu, at the same time traditional na mechanical keyboards. Ang pinagkaiba lang nila dito is ito is low profile. Pero one of the things that you may consider also in checking sound test na pwedeng magkaroon ng impact or magkaroon ng factor pagdating sa pag-identify ng sound test is yung kanyang bass. And with this, na napaka-durable ng kanyang chassis, ang hirap i-flex. So parang sobrang siksik niya. Oh, nahihirapan akong i-flex. Unlike with this mechanical keyboard na madali ko lang siyang na-flex. Itong Rock Keymat XTLE. And I have here also a Techwear Phantom na medyo mahirap din siyang i-flex. So, aalamin natin kung ano yung magiging sound test nito. So, comparing these two mechanical keyboards na parehas na traditional to this mechanical keyboard na low profile. So yun, pag-uusapan natin ang RGB features na ito since that's already the trend nowadays and common to us gamers na mas prefer nating maglaro na naka-off yung lights. And with this Red Dragon Shrapnel, it comes with a software na it's a bit very fair enough to have. At least meron siyang software. Pero yun nga lang, it lacks some features. The only thing that you can configure with the software is yung kanyang macro, lighting setup, profile, assignment of a switch. Yun lang kung paano mo i-assign yung mga function keys like multimedia keys with your software na Red Dragon. So it's good enough, but it's not the best software that you may have for a special mechanical keyboard na worth 2,000 plus. Well, the only thing that I can say is kahit o paano meron. Kasi may mga mechanical keyboards nowadays na wala pang mga software. So yan po yung parang pangit minsan na mechanical keyboard pero wala siyang software where you can configure yung mechanical keyboard mo. So ayun, alamin natin how is the lighting works or kumusta naman yung kanyang lighting setup. This gravity, it keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye.
Okay, aside from that, of course, you can also configure yung lighting setup niya by pressing the FN and these 6 scroll keys here, like the insert, home, and there are 3 lighting modes na naka-assign sa bawat keys na ito. So, it's the insert, ito. So, it's a 6 switch here. And then, one thing na nagustuhan ko rin dito sa mechanical keyboard ng Shrapnel is yung pagiging full and key rollover niya, so which is very significant for mechanical keyboards, as we have seen or we have also spotted this with our friend, a YouTuber friend. Actually, bibihira po sa mga nag-re-review na itetest yung NKRO na sinasabi nila sa mga description nila, full NKRO, full and key rollover na po itong mechanical keyboard namin, kaya mas mahal po siya compared dun sa isang keyboard. Sometimes it's not that significant feature, pero sometimes it's also very significant, lalong-lalo na sa mga ibang mga games na you may consider to have this keyboard that can have you the possibility to press all of the switches simultaneously. And yan po yung maganda dito sa software na to, that we have this software now to test if this is really a mechanical keyboard that comes with this feature na full NKRO. And thanks to our friend Tech B-Roll for sharing this test software for us to show you, mga kaibigan, that this mechanical keyboard is capable of that kind of feature. And yes, not all keyboard have that kind of feature as well. Now, what is my overall experience with the Red Dragon Shrapnel, except that it comes with this low profile keycaps, low profile switch, a bit more responsive than a standard mechanical keyboard. Ang masasabi ko lang, it is a keyboard that you may recommend to a friend who wants to shift from a membrane to a mechanical keyboard. Medyo mafe-feel mo yung part na okay, so hindi ako masyadong na-stress. Kasi the first time din na nag-shift ako from membrane to mechanical keyboard is medyo na-stress din yung kamay ko. Kasi kailangan ko siyang medyo iangat ng konti. Parang magiging claw type ka. Unlike dati na parang nagtatap-tap ka lang ng mga keys. Kasi nga yung keyboard mo is A4 Tech. Pero when you shifted to mechanical keyboard, medyo parang claw type na yung mga fingers mo when you're trying to type. It's a very good idea na nagawa nila ngayon, shifting to this kind of setup na low profile. Napakagandang move po na ginawa ito ng Red Dragon Shrapnel, and to have it with a numlock numpad, which is very rare. TKL po yung mga yon kadalasan. Pero at least we have another value mechanical keyboard to consider. There are just a few things na medyo hindi ko masyadong na-appreciate, like the software is not that good. It's very minimalist. It lacks some options na pwede nating i-configure just to personalize our mechanical keyboard. Pangalawa siguro dyan is yung kable niya. It's not a big deal. It doesn't have any impact in terms of performance. Pero it's still, sa panahon ngayon na common sa mga keyboards na naka-braided cable na, and at a price point of 2,000 plus, I think kahit pa paano naman sana braided yung kanyang kable. Pero siguro to cut the price, ginawa nila siguro yun dahil nga it's a low profile keyboard to be priced at a 2,000 plus. Pero okay lang yun, mga kaibigan. If you are considering this mechanical keyboard, it comes also with a very good feedback din naman sa Amazon. That's the reason na medyo nagbigay sa akin ng boost or confidence na okay, pwede ko sigurong itry itong i-check. Kasi medyo marami na rin namang nagsasabi na maganda siya. There are some subjective criticisms about this mechanical keyboard, pero fair enough naman yung numbers ng mga nag-review na mga bumili sa Amazon, kasi nauna po itong na-release sa Amazon US before po dito sa Pilipinas. And there are few naman na nakabili na rin dito sa Pilipinas, and I saw them from Lazada and Shopee, and okay din naman yung mga sinasabi nila about this mechanical keyboard. So I think it will be worth it enough for me
to consider na i-review and pakita sa inyo mga kaibigan. So, you may consider this Red Dragon Shrapnel, especially if you are looking for a low profile. Aside from, there's no other option other than this as of now here in the Philippines that comes with a price of 2,000 plus. At least, medyo hindi ka masyadong maninibago if you will be shifting from membrane to mechanical keyboard. So, this is really a perfect recommendation ko sa mga kasamahan natin dyan na ayaw ng matatangkad na keycaps of the standard mechanical keyboards, then you may consider this Red Dragon Shrapnel. Okay, so feel free to subscribe mga kaibigan dahil marami pa po tayong pag-uusapan about mechanical keyboards, especially that in the coming days, i-feature ko po dito sa ating channel kung ano po yung mga personal gears na ginagamit ko. Okay, so that's it guys. Feel free to comment down below kung may mga gusto kayong request, suggestion na medyo na-miss natin dito sa ating review or any questions na gusto niyo pang malaman about this mechanical keyboard or in the future reviews na gusto niyo talagang ma-highlight sa mga reviews natin. Feel free to comment down below. So that's it guys. Thank you so much and yes, goodbye.